Hi guys, good day. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. And then I'm just naglalakad po ako dito sa lugar namin. And then I just pause for a minute na, for a minute or two, para po discuss ko po kung paano nyo paano nyo ma-fix ang mga program bugs or mali sa program nyo. Okay, so these are the tips na experience ko, na pag-aralan ko, and then nagamit po sa work ko before as a full-time software engineer team lead. Ngayon po I'm still doing some consulting job, software engineering job, programming, pero hindi na po masyado grabe compared before na full-time tutok talaga ako sa software development and engineering. So tip number one, i-identify po kung ano ang uri ng bugs or error sa program. Karamihan po sa mga problema po sa programming, sa mga computer projects, is more on logic error. Hindi tama po ang outputs na in-expect ng programmer. We have to investigate it very well para malalaman natin kung ano ang root cause ng problem. Ang syntax error po, more on the language po sa mga compiler. So that's number one po. Alamin ang nature ng problem. Number two, understand the program needed. Ano talaga po ang purpose ng program? Sometimes po gumagawa tayo ng program, di natin alam kung ano ang scope, anong limitation, so on and so forth. Kung may mga error po, hindi po natin na well-defined ang problem, hindi po natin mapifix ng maayos. Number three, mag-research. Most of the time, kung di natin mapifix ang program, the best thing that we can do guys is mag-research tayo. Before, wala pa masyadong internet, I'm always relying on books. And then sa mga kilala ko, mga classmate ko, kung encounter nila ang problema. Pero ngayon, with the advancement of technology, pati na po ang internet, marami na pong forum sa internet na pwede kayong mag-search. Stack Overflow, iba pa po, marami po. Number 4, paano ma-fix? Ask help from your friends. Ganon po, no man is an island po. Kung di nyo alam, may mga kilala kayo na katulad yun na computer programmer, magtanong po kayo. Kasi I'm very sure may mga inputs po sila. So that's number 4, magtanong sa kakilala kung paano isolve kung encounter nila. Number 5 po, paano ma-fix? Siguro last na to. Keep on learning on how the system flow works, and then kung ano ang mga similar system na magkakatulad sa ginagawa nyo, you try to compare, kasi I'm very sure ang ginagawa nyo may similar system na yan. Hindi naman ang ginagawa nyo unique talaga na 100%. So you just compare with other programs, kasi ang logic magkakatulad din. Example, payroll system ng isang company at saka sa inyo dito sa Philippines, may mga SSS, Pag-ibig, I'm very sure may similarities po sila, no? So hanggang dito na lang po. I hope may natutunan kayo sa topic ko pong ito, kung paano po ma-fix ang mga bugs or errors sa computer program. Salamat po sa panonood. Before tayo magpaalam, kung gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and subscribe po sa channel ko po. Maraming salamat po guys. Until sa susunod po na video vlog ko po, ito ang kaibigan nyo si Jake. Hanggang sa muli po. Bye bye.